mga nagatuo kay Met! Wah! Magda-araw para sa ating lahat! For this video, mga kalabatid! Itutuloy na natin na yung paggawa dito sa ating homing pigeon dream lock. Pero magsabi mo, Ikong? Okay. Okay lang. So mga kalabatids, so nakabili na kami ni Ikong. As you nakita nyo mga kanina, sa may intro natin mga kalabatids. At eto nga, nagpapalipad tayo, nagpaparonda tayo na ating mga kalapati ngayon. So bumili na kami ng mga gamit, mga bakal, steel matting. Sa mamaya, papakita ko sa inyo. And eto, habang pinagmamasdan yung ating mga kalapating rumoronda. You know? Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan. Eto, palanding na sila. Yun. So mga kalapatids, so that party doon, gusto nyo samahan? Let's go! So ayun mga kalapatids, hindi pa nababaano yung ating mga kalapate kasi nga, ayun o, nag-e-enjoy pa sila sa paglipad, ano? And eto ko nila natin yung binigay sa ating kalapate ni Kuya Ambi. Ipinagbigyan natin ng kalapate, so binigyan din tayo ng kalapate. So ito, nakalagay sa training box. You know, so madadagdagan na yung ating mga pang-wedding line, yung mga pang-kasal natin na kalapate, pang-renta sa kasal. So ito, madadagdagan na mga kalapatid. So this time, dito muna natin siya ilalagay dahil yung iba natin puti is nandoon sa may kulungan ni Ikong dahil may itlog na nga. Eto, wala pa tong kapares. So dito muna siya, kapag nagkaroon na siya ng kapares, saka natin siya ibibreed mga kalapatid. And eto, ipapalagay na natin kay Ikong. So dito may Ikong buksan. Dahan-dahan, baka makalipad. Meron na, tatlo na yung ating kulay puti. So yun naman puti na yan, is yun yung entry ni Bugoy, mga kalapatids, ano? Yan o, pure white yung ating nakuha, at may singseng. Yan, syempre yung magiging mga anak na ito, lalagyan din natin na singseng. Sa ganun, maganda tingnan, once na may magrenta sa kasal, kasi yung teacher namin, nagki-cater. So, lagi naghahanap ng kulay puti na kalapate. So, yun naisip natin, subutin na lang, may nakita si ama na kalapate, dalawa. So, ito, madadagdagan pa natin. At kapag napisa pa yung mga anak nila, so dadami na, mga kalapatids, ano? So, lagay mo na rin ko. Yun. So dito muna siya pansamantala. Ayan, dahil wala pa nga tayong kulungan. Kasi yung pagkukulungan natin ng mga puti, mga kalapatids, is dito. Kasi kapag nagawa na nga yung ating stock lock, so ipapagawa na natin tong stock lock natin, eto, kukulungin na natin to. Yung mga stock bird natin dito, eto mga stock bird natin, hen at cock section, may lilipat na doon. So mababakante na tong kulungan na to. So ang ikukulong na natin dito, sa may dito sa side na to is yung ating mga puti. And then sa may kabila, so titingnan ko pa kung ano yung pagkukulong natin doon. Siguro yung mga manok natin, sila Bantam. Lalo na't meron na tayo nahanap na kapares ni Bantam, mga kalapatids. Pwede natin ikulong dito si Bantam. Kasi maliit lang naman siya, kasize lang ng ating mga kalapate, pwede na dito. Or di kaya, pwede rin natin ito pagkulungan ng ating mga kakawalay na kalapate, yung mga inakay. So pwede natin dyan ilagay. At ito, kasama natin si Ikong. So bukas nga, nakausap na namin si Kuya Jimmy, itutuloy na yung lock construction dito sa atin. So ano nga ba yung mga gagawin? So mamaya, ituturo ko sa inyo mga kalapatids. So samahan tayo ni Ikong kung ano yung nga ba yung mga pinamili namin kanina, mga kalapatids. So mamaya na yun. So ito muna tayo, bumili tayo ng, ano nga binili natin Ikong? Tubo. Ha? Tubo. Tapos? Flat bar. Tapos? Ingle bar ba to? Ito mga kalapatids, so bumili kami ng isang tubo. So saan nga ba natin gagamitin? Ito yung pamosti natin sa ating aviary. So mamaya papakita ko sa inyo saan ilalagay na part. And then bumili rin kami ng tubo kasi ito yung gagawin nating sahig dun sa ating stock lock. Kasi nga naka-elevate yung ating lock. So ganun, hindi nila maano yung mga dumi nila mga kalapat. So ito yung gagamitin natin doon. Ito sa may poste. And itong mga angle bar, ito yung pagkakapitan ng ating, saan yung binili pa natin isa Ikong? Dito. Pagkakapitan ng steel matting na siya ang binili rin namin. So ito, bumili kami ng 5 pirasong steel matting ni Ikong. Ito, 5 yan. So ito yung ilalagay natin dito sa palibot na ito. Palibot na ganyan. Ito, i-divide ito sa gitna. So yung kalahati is cock section then hen section. Ang mangyayari dito, kung nakikita nyo yan, mga 2 feet na ito, 2 feet nyan, ito yung sahig. Sasahigan yan mga kalapatids. Hindi ito yung pinakasahig natin. Sasahigan yan ng steel matting din. Pero hindi ganito yung ating gagamitin. Yung mas maliliit ang butas. Mga kalapatids. Kasi ito, dos ito ah. Uno siguro yung butas nun. Kaya lang medyo may mas kamahalan yun. Pero mas maganda kasi yun kasi di na tayo gagamit ng chicken wire. Unlike dito, talagang lalagyan natin ng chicken wire. Kagaya nga nung ginawa natin dito sa ating aviary. Nasa ganun, hindi mabulusot-bulusot yung mga kalapati natin. Hindi mamilay. So yan, kukulungin ito lahat bukas. Yan. And yung poste naman, so bumili tayo ng isang gantong size. Dito ilalagay yung dulo na yan, no? Kasi nga walang poste yan. Nilagyan lang muna nito pansamantala. Pinakang bracket niya. Nasa ganun, hindi bumagsak. Alright, yan, nalagyan din sa gitna. And
lalagyan din dito katulad nga nito. Pero ito kasi papaltan, pasensya na sa mga nakasabit-sabit dyan. Ito papaltan natin kasi medyo maliit to. Papaltan natin na mas malaking sa ganun, hindi umuga. Tapos i-cementuhin natin gaya nga nito. Alright, tapos ditong part naman, dito sa part dito sa taas, so nakita nyo dito may hallway. Ayan, hanggang dito. Kaso dito, kapos. Ito yung papa-extension na natin ng hallway na sa ganun din na tayo tumapak dito sa yero. Ayan, simula dito. Extension na natin yan mga kalapatid sa no. Pag, siguro ang sukat mga tres. Hanggang dito siguro. And dalagyan din natin syempre ng gabay na sa ganun din mahulog yung mga bata. Hanggang dun sa may dulo dun. Sa ganun kapag nagpakawalatan ng ibon, dito na tayo dadaan. Hindi na dito sa may yero. Alright? So yun yung mga mangyayari mga kalapatids. And pasok naman tayo dito sa ating, wait lang, ayusin ko lang itong aking chinelas. Ayan o. So ganyan na yung chinelas ni Sir Homing ninyo. Ayan o. Disalpak lang dyan o. And maraming ugat-ugat. Ayan ang chinelas ni Homing mga kalapatids. Ano? Pasok tayo dito. Ang gagawin naman natin dito bukas is isindi natin yung ilaw. Hindi po. Ayan, gagawin natin bukas dito, papa-install na natin kila Kuya Jimmy to, papaangat na natin. Tapos ito, igaganon. Diba, nakapaganyan yan. Pero pag ganun yan, 1, 2, 3, 4, 5, pag ganun yan, 1, 2, 3, 4, 5. Papalagyan natin. Kaya bumili na kami ng angle bar kasi yun yung pagsasaluhan na ito. Kasi isasalo, iaangat yan mga dito. And papalagyan natin dito ng mga flat bar. Pagkakapitan naman ng mga ginawa nating DIY na B-perch. Mga pinaggagawa namin ni Ikong na ganyan. And then dito, papalagyan ko na rin kasi lalagyan, ang gagawin naman natin dito is widow wood. Yung pwede natin silang mapagparis yung kalapate at the same time, pwede natin i-convert as box perch. Yan yung susunod natin gagawin once na natapos na itong loft. Dito sa may kabilang section. So kano makapag-motivate tayo ng kalapate. Sa kabila, box perch, dito widow wood. Pero tayo lang din gagawa. Gawa lang din sa plyboard. Alright? So yun nga pala sa may update dito sa ating aviary. Kailangan to ng mga bee perch. So nag-order na ako sa online. Kasi malabo ng makapunta dito yung mga pupunta rito. Sa pinasabay ko kasi sana eh hindi na halos makapunta kasi gawa nga ng pandemya. So order na ako ng plastic. Kailangan kasi natin plastic kasi nga open dito ulan-araw madaling masira kapag yung kahoy. Mas maganda dito yung plastic. So sasabit na lang natin. Alright. And ayun mga kalapatid. So sa wakas ano magagawa ni stock loft natin. Kasi nga overcrowded na sila dito sa ating ginawang stock loft mga kalapas kasi matagal na to, medyo maliit syempre dati kunti pala yung kalapati natin and ngayon syempre dumadami na nag-a-acquire tayo so, padami na ng padami mga kalapas ano, kaya mas maganda na magawa na sila na mas malaking kulungan at the same time makikondisyon natin silang mabuti lalo na kapag breeding season na ulit mga kalapas kailangan natin at susunod naman nating project dito sa ating pag-upgrade sa mga loft is eto na ang ating breeder section so ang gagawin ko dito, ganun, kukulungin lang natin. So, na-explain ko naman sa inyo dati pa. And then, tataasan natin, kukulungin na natin. Then, dalagyan natin ng ganun. Mataas din na si Metro. Siguro kasi bahain dito sa aming part dito, mga kalapatis, ano. At ito siguro, ayusin ko na lang dyan once na nagawa na ito. Sa ganun, madali na. At the same time, dito din. So, pinilit ko na magawa ito, mga kalapatis, yung hallway dito sa harap. Kasi nga, yung lola namin, dito nakatutulog. Dito siya na part. Kapag tanghali, lakad kami ng lakad nila Ikong. Kapag nagpapalipad, lakad kami ng lakad. Naiingayan, naistorbo. Siyempre, nagpapahinga. Lalo na paghapon, nagpapahinga na naantabala pa, no? Naabala pa natin. Kaya, minabuti na lang, palagdugsungan na talaga natin ito ng hallway. So, about naman sa gagawa, kaila Kuya Jimmy, nakausap ko na sila. Actually, nung mga nakalipas na araw, nagpunta na sila dito. And, sabi ko sa kanila, by 23 na. Kasi, 23 pa nga tayo magkaka-budget bukas, mga kalapatid, ano? Ganun, matapos na to. Susunod natin dito naman, nalagyan natin ng ganun, abangan natin dito sa part dito. Yan, tatanggalin natin ito. And then, lalagyan natin pa ganun, extension. And then, dito na natin lalagay yung ating medicine cabinet. Yan, kukulungin to dito, pa ganun. Kaya ayun lang dito. Pa ganun, no? Ayun yan, tapos extension na siguro mga isang yero pa. Yan. Sa ganun, di na tayo bababa kapag kailangan natin ng gamot. Dito natin lalagay, tapos ditong part, lalagay natin yung ating mga certificate. Yung kukunti pa lang namin mga certificate natin na napanalo. So, i-display natin dyan yung mga silver play button natin. Yung bronze, opal play button natin dito natin ilalagay. At kung sakali umabot tayo ng 1 million subscribers, so yung ating gold play button dito natin ilalagay. So, ganun, kapag may mga bumisita, pag akyat nila, bubungan agad dito. Alright? Ito, binili ko din. And may kasama tong mark. Kapag ka may derby na, dito natin susulat. Para sa ganun, hindi natin makalimutan. And lalagay natin dito.
Siguro pagkita natin, malagi natin mamemorize, makikita natin agad kung may mga note or kumbaga may iwanan tayo kung laikong pwede natin isulat dito. Kaya natin binili yan. Alright, so yun muna parsing araw mga kalapatid, ano? So masarap na sa pakiramdam na sa wakas matutuloy na itong ating dream loft. So hindi ko pa rin siya masabi na loft talaga kasi hindi pa nga siya totally tapos. So naano lang, naputol yung paggawa, yung pag-construction. Kasi nga, medyo malaki yung gastos mga kalapatid. Hindi basta-basta yung gastos sa ganitong klaseng kulungan ng kalapate. So muna pa sa araw, batiin naman natin yung mga nagpapabati. So ito mga kalaps, bago natin batiin ano, yung mga nagpapabati, nais ko lamang pong sabihin sa inyo na supportahan natin si Sir Ryzen Slope mga kalapatid sa ano, dahil meron siyang parapol na ibon. So after nyo manood dito or kung napanood nyo na yung video niya ngayong araw, di ko sure kung ngayong araw or bukas, feeling ko ngayon yun. Supportahan nyo dahil marami siyang parapol. And mga kalapatid, tingnan nyo rin kung saan manggagaling yung mga ibon. So magandang ibon yung paparapol niya kasi supportahan natin si Ryzen Slope. So mga sikat na mga veterano sa pag-iibon, yung kanyang kinuhanan ng ibon para ipamahagi para sa mga newbie na katulad natin, magandang panimula. Kaya supportan tunay lang sa channel niya at sa lahat ng mga pigeon vlogger, hindi ko na isa-isahin. Alam nyo na kung sino yung mga pigeon vlogger lalo dito sa Pilipinas, especially yung mga tropa natin sa ibang bansa. Alright, so ito, batiin na natin yung mga nagpapabate. Pero syempre, bago yon, dami kong syempre, no? Makalimutang mag-subscribe kung nag-aalaga ka ng kalapate. And hit mo rin yung bell button para ma-notify ka once na meron tayong mga tips and advices pagdating po sa kalapate na siyang nakukuha natin sa mga veteranong pansir. So ngayon lang tayo medyo hindi nakakapag-lop visit kasi nga may pandemya pa. Pero dati, may marimar kung saan-saan na nakapunta mag-lop visit lang. Ganyan yung puso ko sa pag-iibon mga kalapatids, ano? Saka mahal natin ginagawa natin. Shoutout po kay Sir Derek Madrigal, kay Sir Nico Nicodemus, kay Sir Jerome Kayubit. Shoutout din po kay Pigeon Pansir TV, ito, vlogger, supportahan natin. Sir Francis Galang, kay Sir Lander Salas, kay Sir David Lacoste. Baka naman sir, baka kayo may-ari ng Lacoste. Shoutout po kay Sir Dre GZN, di ko alam kung Guzon or Guzman or whatever, GZN. Shoutout po kay Sir Vincent Binoya from Dagupan, Pangasinan. Kay Sir Jerome Lo from Damaso, Quezon City. Shoutout din po kay Sir Boss Angelo TV from Bangar, La Union. Shoutout din po kay Sir Bernardino Jess, kay Sir Apeng Ataide. Shoutout din po kay Sir Kairi Etan Lock TV, ito. Lager din, supportahan din natin. At yung bilang tao ni Ikong Nangko. Shoutout din po kay Dodol Muripaga from Baguio City, kay Sir Andrew Juneda, kay Sir Leonard Kagampang. Shoutout din po kay Sir Lloyd Roleda, kay Sir Love Trip Lock TV, kay Sir John Michael Delpin, kay Sir Serwin John Sanoy, kay Sir, at din po kay Sir Axel Ray Pagunuran, kay Sir Raven Saceres, kay Sir Benson Sandoval, at kay Bix Sarzuela. Ayun mga kalas, maraming salamat po sa pagsama sa video natin today. Then after na ito, magpapapasok na tayo ng ating mga warriors na pang south. Itong ating mga hen mga kalaps. At bukas, kailangan ulit natin gumising na maaga kasi nga, panibagong araw, panibagong gawain na naman dito sa loob yung mangyayari mga kalapatis. Nakaka-excite na, syempre kapag nilipat talo at yung mga stock na ibon mga kalapatis, ano, pwede pa tayo mag-acquire ng ibon kasi mas malaki na yung ating kulungan. Yung muna para sa araw, maraming salamat po. Happy flying and ingat mga kalapatids.